Hey mga bros and mga bros, eto nga pong si Arvin Tolentino ah. Eh ang ganda ng pinapakita niya dito sa kanilang last two games dito sa Northport Batang Pier. Dahil nga sa loob ng dalawang laro ng Northport ay nag-a-average eto pong si Arvin Tolentino ng 30 points per game. Against NLEX, naka 29 points siya doon mga bros, pero natalo sila dahil binanatan ba naman ang 31 points ni Robert Bolick sila. Pero ito nga, nakabawi sila against Converge Fiber Xers na may 31 big points naman. Eto pong si Arvin Tolentino. So bali, ang kanilang standing ngayon ay 1-1 mga kabrods. Pero yung top 2 teams natin ha, nakakagulat at nakakamalikmata, Terra Firma and Blackwater Bossing ang ating top 2 teams after their 2 games mga kabrods. So ito nga pong si Arvin Tolentino, sa ganda nga ng nilalaro niya ngayon sa Northport Batang Pier, ay dito na nga siya minamata ng ibang koponan. Dahil syempre galing na ito ng Barangay Hinabra San Miguel, alam ko medyo may tampo ito pong si Arvin Tolentino. Biruin nyo yan, sa ganda ba naman ang pinapakita niya dati sa Barangay Hinabra San Miguel, biglang siya yung trinade, parang nagtatampo, bakit hindi na lang sina Aljon Mariano yung trinade ng Hinabra? Pero syempre ganun talaga ang laro mga kabrods dito, kasi sa PBA business is business, kahit magaling ka pa ay maititrade at matitrade ka talaga. Pero ito nga minumukha na ni Arvin Tolentino na nagkamali ang Barangay Hinabra San Miguel dito, dahil syempre ito nga sa Northport Batang Pier, dito siya nagkaroon ng break. Kumbaga, hindi man siya naging fit doon sa sistema ni Coach Tim Cone, pero dito naman sa Northport Batang Pier pinakita niyang kanyang full potential mga kabrods. Pero ito na nga, hindi nga siya makakabalik sa Barangay Hinabra San Miguel mga kabrods, dahil ang Hinabra, alam ko iba yung kanilang gusto. Dahil big man nga ang hinahanap ng Hinabra, dahil puro shooters na rin or mga shooters na nag-i-improve dyan sa Hinabra, ay meron na sila noon, kaya big man na ang kanilang gusto. So ito pong si Arvin Tolentino ay ginugusto nga ito ng SMB ng mga kabrods. Dahil bali-balita nga, maraming guards ang gustong i-trade na ng SMB. Dahil yung mga ibang guards naman din dito ay syempre inconsistent. Tapos yung iba daw ay limitado lang din ng minuto. Tapos minsan na nga lang ipasok daw, pero hindi naman din masyadong nakakatulong. Dahil yun nga, sabi nila yung nagpa-campion nga daw sa SMB last season sa Commissioner's Cup ay ito pong si Benny Botrat Jr., Jun Marfado, Jericho Cruz, pati yung ibang vets or veterans dito mga kabrods. Yung ibang mga nasa bench gusto nang i-trade ito ng SMB, kaya ito ang gusto nilang i-offer or bagsakan ng offer, ito pong Northport Batang Pier. Dahil ito pong si Arvin Tolentino, sa ganda ba naman ng nilalaro niya ngayon, ay makakatulong talaga ito sa SMB. And isa pa dito mga bros, pwede nila ito maging future star with CJ Perez. Tapos uha pa sila this upcoming rookie draft ngayon 2024 mga kabrods. So gusto nga ng SMB na mag-ayos na ng lineup ngayon mga kabrods. Puro batang players din ang kanilang gustong kunin. Kaya ito pong si Tolentino ay nag-improve ng kanyang shooting, yung agility nito sa laro. Hindi pa ganun yung kanyang athleticism, pero mga bros, parang nakikita ko sa kanya, ala Luka Doncic ang laruan nito. Medyo slow pero smooth, and syempre mga bros, pumapasok rin naman kahit papano ang kanyang tira. So maganda rin ito sa SMB kung ito yung kanilang makukuha. Pero syempre, wag papasiguro ang SMB dahil ang Barangay Hinabra San Miguel nakatingin pa rin dito kay Arvin Tolentino. Baka maunahan pa sila ng Hinabra kung hindi ito gagawan ng paraan ng SMB mga kabrod. So ito pong SMB, sila kasi ang defending champions ngayong All Filipino Cup or Philippine Cup 2024 mga kabrods. Kailangan talaga nila na magpalakas pa ng kanilang lineup kung gusto nila maging back-to-back champions ulit. Kaya ikaw mga bros, sa tingin nyo po ba, ito po bang si Arvin Tolentino, babagay ba ang isang 6'4 or 6'5 shooting guard dito sa SMB? Kaya komentan mo lang pinyo mo dito mga bros, at isa natin yan. Dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga kabrodza. Ito nga pong si Vic Manuel, hindi masyadong nagamit last season sa Commissioner's Cup 2024. Nagkaroon ba naman ng arthroscopic knee surgery noong November? Ito pong si Vic Manuel, so out siya ng 2 months. So bale, December, January, hindi na talaga ito nakabalik dito sa Commissioner's Cup. Pero kahit ganun, ay nakapag-champion naman ng SMB kahit wala siya. So yun na ang point mga kabrods. Ito pong SMB, with or without Vic Manuel, kaya nilang mag-champion. Kaya nga, gusto ng SMB ay ma-trade ito pong si Vic Manuel, makakuha nga ng batang players. Speaking of batang players kanina, ay ito nga pong si Vic ay isa rin talaga sa mga veterano na rin dito sa PBA. Sabi nga rin nila,
parang nagiging injury prone na ito pong si Vic Manuel. Lalong-lalo na sa kanyang tuhod, mga brods, kakasurgery nga lang din yan. Pero pagaling na si Vic Manuel at yun nga, balibalita rin na babalik na siya ngayong All-Filipino Cup. Pero ito pong si Vic Manuel gusto rin itong i-trade ng SMB. Pero ito pong si Boss Al gusto rin naman niya na wag mawala ito pong si Vic Manuel sa pudar ng SMC Group. Bali, ang gagawin ni Boss Al ay 3-team trade ito, mga kabrods. Bali, dadalhin din nila ito sa Barangay Hinabras, San Miguel. So hindi na rin si Magnolia dahil kukuha nga rin daw ng bigs ang Mags. Pero gusto kasi ng Mags eh syempre bata-batang players, ito pong gusto ng hotshots. Pero ito pong Hinebra eh syempre kakagatin nila ito dahil Vic Manuel na rin ito, subok na and veterano pa. Pwede itong maging backup rin nila Jopet Aguilar and Christian Stoneharlinger. Dito kasi sa SMB hindi na siya nagkakaroon ng magandang minuto dito with Coach George Gallant, mga bros. Pero yun yung kapalitan ba naman niya, ito pong sina Mo Tau Tua, The Kraken, Junmar Fajardo. Kaya hindi ka na magkakaroon talaga ng minuto dyan. So hindi sanay si Vic Manuel sa ganyan, mga bros. Nung time niya sa Alaska Aces, napakarami ng minuto na binibigay sa kanya doon ni Coach Luigi Trillo. Kaya hindi sanay si Vic Manuel sa ganitong play na isang role player lang siya. So ito pong sa Barangay Hinabras, San Miguel, magagamit rin naman talaga siya dito. So kung hindi siya magamit sa SMB, why not lipat ito ang kanyang talent or skill sa Barangay Hinabras, San Miguel, at makakatulong pa ito sa rotation ni Coach Tim. Kung di ba nga gusto nga rin talaga ni Coach Tim na mag-improve or mag-grow yung mga bigs niya, kaya magaling din talaga mag-develop ng big man. Ito pong si Coach Tim Cone, last stint ng Gila sa Pilipinas against Hong Kong and Chinese Taipei. Nakita niyo naman yung improvement doon ni Kai Soto. Kaya gusto rin ni Coach Tim Cone na may big man talaga siya sa kanyang triangle offense para nga mabuo yung kanyang play. Si Vic Manuel kasi, ito yung tipong player na talagang brusko maglaro. Siya yung gusto rin ni Coach Tim Cone na parang wala sa Hinebra. Yung pumaposte talaga sa ilalim. And yun nga, si Japet, si Sten. Si Sten medyo pumaposte yan, pero si Japet hindi masyado. Kaya gusto rin ni Coach Tim Cone ma-boost yung kanilang ilalim, which is ito pong si Vic Manuel ay magiging fit ito para sa kanila. Bruskong big man, hassle player. Nahawa rin siya dati sa Alaska Aces with Calvin Nabueba. Tinawag nga itong muscle man. Diba, mga brods? Dahil syempre, talagang matigas-tigas ito sa ilalim. Ito pong si Vic Manuel. And mapadepensa. Talagang bibigyan ka nito ng magandang import stopper, mga kabrod. So pagdating din naman sa opensa, syempre meron ding floater, perimeter shot, ito pong si Vic Manuel. Kahit naman masabi natin nakakagaling lang ito sa injury, syempre Vic Manuel pa rin yan, mga bros. Alam ko nagre-rehab din yan, tapos syempre nagpapalakas din yan off season, mga kabrods. Kaya kung gugustuhin nito, mga kabrods, ng Barangay Hinebra San Miguel, ay why not. Pero 3-team trade, so yun nga, mga kabrods, pinag-iisipan pa ng SMB at Barangay Hinebra San Miguel sino yung kupunan na may i-involve dito sa 3-team trade na ito. Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga bros, at isa-isa natin yan, ha. Vic Manuel bound to Barangay Hinebra San Miguel na ba? Salamat po sa panonood, mga bros. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out.